Pag meron tayong konsyensyang umuusig sa atin, nahahati ang ating loob, nahahati tayo sa mali at sa tama, sa dapat at hindi dapat. Kaya, ang sarili mo mismo ang nahahati. The mind is divided. Values are offended when we do wrong. Kaya nakikita nyo yung mga talagang gumagawa ng mga mali, kumisa nakikita na sa mukha. Yung mga talagang mga mamamatay tao, kapupulan ng mga mata, ang iilap ng mga mata, hindi mga tahimik, parang mga pagod. Nakikita sa body language. Because when we sin and not confess, we offend our very spirit. Aside from the spirit of God, we offend our own spirit. Because we were created in God's image. Dahil tayo nilikhang kawangis ng Diyos, tuwing nilalapastangan natin ng Diyos, ay nilalapastangan din natin ating sarili. Dahil tayo'y imahin ng Diyos. At pag nilapastangan natin ating sarili, gumawa tayo ng bagay na nilalabanan ng sarili nating budi, confusion, disorientation, and stress follow. Kaya ang taong maraming pagkakamali, pagkakasala, pagsisinungaling, pandaraya, hindi pahinga, balisa, mailap, hindi mapakali. Because the mind affects and moves the body. A guilty mind is going to short-circuit the electricity of the body and make it sick. A guilty mind drains and hurts and weakens. In fact, guilt afflicts the body. Lahat ay nagmumula sa spiritual world. Ang mga sakit na nadarama ng ating katawan may pinagmumulan niya na spiritual na dahilan. Kaya yung mga magagalitin, nagkakaroon ng mga hypertension. Yung mga hindi makapagtimpi, naha-heart attack. Yung mga laging may mga damdaming hindi maibulalas, sarisaring sakit ang dumadapo sa katawan. Yung mga laging magagalitin, nandaraya, nagigilty, nagkakaroon ng sarisaring karamdaman. Psalm 32, verse 5. So, I confessed my sins and told them all to you. I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took away my guilt. Dahil sa hirap ng aking kalagayan na meron akong kasalanan hindi na ibubunyag at nahihingi ng tawad, ito na lang gagawin ko. Ipagtatapat ko, hihingi ako ng tawad. Iisa-isahin ko para walang maiwan na pinagmumulan ng sakit ng aking katawan at ako'y pinatawad mong lahat. Tinanggal mo ang bigat ng aking pagkakasala. So confession to God earns forgiveness, takes away guilt, takes the burden off. Confession to God detoxifies the body. Dapat nating alalahanin na alam na naman ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Ano ang nangyayari? Bakit pag ipinagtatapat mo ay lumuluwag ang iyong loob, gumagaan ang iyong damdamin? Bakit mo ipagtatapat sa Diyos na alam naman niya yun dahil alam niya lahat? Kasi, pag ipinagtatapat natin sa Diyos, ay inaamin natin kasalanan. At ang pag-amin na yon, yung pagtatapat na yon, ang nakikinabang ay ikaw, hindi ang Diyos. When the offender knows, acknowledges, and repents, and makes right, the offender benefits. You don't confess to God so that God will know your sins. He already knows. You confess to God so that you will know and realize that you are sinful. Kasi yun pang may mali kang ginawa, tapos sinasabi mong, hindi, tama naman ako ng konti, kaya ako namang ginawa yan, kasi. Hati ka nun. At ang pagiging hati, nagbibigay yan ng sakit. Eh, kaya ako naman pinatay siya, kasi ninakaw ko, kasi magpapakain ako ng anak ko na gugutom. Hati ka, kasi alam mong masamang pumatay, kasi i-justify mo yung sarili mo. Pero pag sinabi mo na, oo, hindi na ako mangangatwiran, mali talaga ang ginawa ko, Lord, sorry. Naging isa ka na. Isa ka na sa pagtanggap na mali yun, hindi ka nahati na may mali at may tamang nagkakagulo sa loob ng puso mo. Inamin mo na, naging buo ka muli, kahit pa nga ang pagsisimula ng iyong pagiging buo ay pagtanggap na mali ka. Pero yung niloloko mo ang iyong sarili na tama ka na alam mo namang mali ka, magkakasakit ka. Kaya mahalaga, inaamin mo sa Diyos ang totoo nun sa sarili mo, inaamin. Dahil ang Diyos ay nakatahan sa iyong espiritu, nakatahan sa iyong puso, pag kinausap mo siya, eh nakakausap mo rin na iyong sarili kahit hindi mo sadyain. Kaya pag humihingi ka ng tawad sa Diyos, humihingi ka rin ng tawad sa iyong sarili na na-offend mo rin nung gumawa ka ng mali.
Kaya nagdadalawang loob ang tao. Sa ating wika, malinaw yan, nagdadalawang loob ka. Hati ang loob mo. Dapat maging buo ang loob mo. Isang loob. Kasi talagang mahirap yung hati. So you confess to God, not to inform God, but to inform yourself that you're really wrong, to the point that you admit that you're wrong, to the point that you repent and that you seek forgiveness. And when you seek forgiveness from God, you inevitably seek forgiveness from your own conscience. Lumuluwag tuloy ang iyong loob. Confessing to God is almost like confessing to oneself. Now we have already mentioned that sin is poison for the soul, for the spirit. Sin is poison for the emotion and thought and the body. And when you confess, you get detoxified. Usong-usong ngayon yung salitang yan, detox. Tanggalin ang toxin, ang lason sa iyong katawan. Magpurga ka, uminom ka ng herbs, ibabad mo ang paa mo sa ganito. Kung ano pinaggagawa natin to detox. But when you confess, you take away the sin from your heart. It's the highest form of detoxification. Psalm 32:6, we worship you, Lord, and we should always pray whenever we find out that we have sinned. Then we won't be swept away by a raging flood. So it is not the sin by itself that sweeps you away, but the guilt and the illness of the spirit and the soul that follows it that destroys the person. So you always pray and you always confess. Pag may kasalanan tayo, hindi na natin iniipon para weekly ang confession sa Diyos o monthly. Tuwing may naisip kang kasalanang nagawa, confess sa God para hindi magtagal sa iyong puso yung lason na inilagay ng kasalanan na yon. We should always be conscious of and sensitive to sin. Psalm 32:7-9, to continue. You are my hiding place. You protect me from trouble and you put songs in my heart because you have saved me. You said to me, I will point out the road that you should follow. I will be your teacher and watch over you. Don't be stupid like horses and mules that must be led with ropes to make them obey. Saan ka magtatago sa kasalanan? Eh, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero pag sa Diyos ka na umamin at nakipag-ayos, sa Kanya ka nagkukubli, Siya ang hiding place mo. Sino pang uusig sa iyo? Kung ang Diyos mismo ay pinatawad ka na at ginyastify ka na. Pagkakampi mo na yung Diyos, hindi dahil banal ka, kundi dahil inamin mo, tinanggap ang kasalanan at inihingi mo ng tawad, at taus-pusong gusto mo nang magbago, yung dating hukom ay ngayon ay kakampi mo na. Kasi niya, you are my hiding place. At huwag daw tayong hangal tulad ng mga kabayo at mga hayop na ang naghihila sa kanila yung mga lubid na nakatali sa kanilang mga ilong. Kahit ayaw nilang pumunta, hinihila sila doon. At ang kasalanan, parang lubid na nakatali sa ilong natin. Hinihila tayo kung saan-saan tayo nagpupunta. Kasi pag gumagawa tayo ng mali, nagkakaroon ng affliction, suffering, and punishment. And because of that, we are led to repentance. Be led by a good conscience to do good. Don't be led by your trying to avoid punishment. Magkaiba yun. Kaya yung mga iba sumusuko na sa Diyos dahil hirap na, wala nang magawa. So ang naghila lang sa kanila, lubid. Huwag kayong ganun. Magkusa kayong sumunod sa Diyos. Huwag niyong antayin na talian niya kayo ng mga pagdurusa at paghihira para puwersahin kayong sumunod. Sumunod ka na ng kusa at nang huwag ka na masaktan at huwag ka na makipagtunggali at nang wala na lang stress. Now the Lord shelters, protects, guides, and teaches people. And the Lord even cheers people up. Psalm 32:10-11. All kinds of troubles will strike the wicked, but your kindness shields those who trust you, Lord. And so your good people should celebrate and shout. Yung wickedness ditong sinasabi is doing wrong and not confessing to God. Not just doing wrong and not repenting, doing wrong and not seeking forgiveness and restoration. Kaya ngayon, dagan-dagan sa buhay mo ang buong bigat ng langit. Kasi nagkakasala ka na nga tala mo, hindi mo pa tinatanggap at inihihingi ng tawad. At sabi ng Psalm 32:1-2, which should have been the beginning, but it was the conclusion. Kaya minabuti kong basahin sa dulo, Our God,
You bless everyone whose sins you forgive and wipe away. You bless them by saying, you told me your sins without trying to hide them, and now I forgive you. Pinagpapala niyo po yung hindi na nagkakaila, nagpukubli, nagpapalusot. Pinagpapala niyo ang mga taong kusang naghahayag ng kasalanan, umaamin, tumatanggap, humihingi ng kapatawaran. Yan ang challenge sa atin ngayon. Paano nga ba mapapahinga? Eh, ang tao naman makasalanan. Diyos lang ang mabuti. Sa Mark 10:18, Jesus replied, why do you call me good? Only God is good. Sabi ng Romans 3:23, all of us have sinned and fall short of the glory of God. So all people sin, lahat ng tao ay nagkakasala. Wala namang hindi nagkakaroon ng kasalanan. Paano ka mapapahinga nun? We sin, we miss the mark. We fall short of God's standards. And our sins poison our hearts and minds and bodies. Magtataka ka, bakit sobra ang reklamo ng generation na to ngayon sa stress? Pati buhok nga na i-stress na kung makikinig ka sa mga commercial ng shampoo. Stress ba ang buhok mo? Today's generation is more stressed, disoriented, depressed, sad, and more insane. Not because we work more. Not because we sin more. Mas mahirap ang buhay noon kesa ngayon. Mas madali ngayon noon. Lahat manual. Ang dami na ngayon na mechanized, automatic. So we don't work more. We don't sin more. Wala namang bagong kasalanan na naimbento mula pa noon ng panahon. Pare-pareho lang lahat ng henerasyon. But why are we more stressed? Not because we work more and sin more, but because we confess less. Yun ang pinagkaiba. Bihira na ngayong tao ang umaamin ng kasalanan. Puro palusot. Bihira na ngayong corrupt government official ang umaamin. Kutakot-takot na palusot kahit huling-huling-huling-huli na. Diba? Bihira na ngayong mga nagkakasala sa kanilang asawa ang umaamin. Sari-sari ang dahilan. Wala na ngayon ang tatawag ng kasalanan sa kasalanan. Iba-iba na ang pangalan. Wala nang umaamin. Kaya mas maraming stress. There is so much less recognition, admission, and confession of sin. So it's like taking poison but not really thinking about it, therefore not flushing it out. Mabuti pa nung araw ang tao pag nagkakasala, conscious, humihingi ng tawad. Eh ngayon kasi binulag na natin ating mga sarili sa kulay at hugis ng kasalanan. Kaya ginagawa mo na, hindi mo naman nire-recognize, nalalason mo ng nalalason na yung sarili nang hindi mo na mamalayan. Kaya mas maraming stress ngayon. Therefore, we need more and more therapies. Hence, we need all the spas and getaways and diversions and entertainments. We need our fixes. And we need more and more psychiatry and witchcraft just to find peace of mind. Just to find rest. Sari-sari ang ginagawang diversyon ng mga tao ngayon para aliwin, libangin, linlangin ang sarili. Kasi ayaw harapin ang totoo na kaya siya nagkakaganyang-ganyan sa dami ng mga kasalanan niya. Psalm 51:3, I know about my sins and I cannot forget my terrible guilt. Ayun, inaamin. Dahil sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take away our sins. Pag tayo'y nagtapat, humingi ng tawad sa Diyos, mapagkakatiwalaan siya, hindi niya tayo ichichismis. Hindi niya tayo tatraydoren. Nagtapat ka, ang ibibigay niya sa iyo kapatawaran at aalisin niya ang bigat ng kasalanan. So what prevents us from confessing? When you don't confess, you don't admit, but deep inside you, your conscience knows you're wrong, you are sick and divided. So it's important that we all be conscious of sin. Label sin correctly. Call it by its name. Now, how do you really relax? Kasi yun ang pinag-uusapan natin. Masama ba mag-relax? Kamunduhan ba na mag-relax? No. As I have said, relaxation is high religion. Dahil sabi ni Lord, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest.
So the ultimate purpose of God for saving us, for teaching us and guiding us, is that so that we can relax. Especially, hindi lang relaxation ng paa o ng katawan o ng tuhod, ng spirito, ng puso, ng isip. Relaxation of the spirit, of the mind, of the soul, that is important. How do you do that? Obviously, repent. Pagsisihan ng ating mga kasalanan. Confess to God and to people you wrong. Kailangan nagtatapat. Since doing wrong and guilt affects the mind and the brain, since guilt drains and hurts and weakens and afflicts the body, relax and stay relaxed by avoiding sin. More important than confession, prevention. Avoid sin. Sabi nga nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Isang napakatanda ng kasabihan. Kesa ang dami-dami mong ikapagtatapat, edi huwag ka nalang gumawa ng kailangan ipagtapat. Maximize restfulness by minimizing sin. Huwag na tayong lumayo sa mga pamilya. Mag-asawa, minimizing committing sin against each other and you will actually maximize restfulness in each other's presence. Ganyan din sa pamilya, ganyan din sa office. Minimizing criticisms against each other will maximize the peaceful climate that you will all enjoy. Pag kinontian mo't pinaliit ang kasalanan, pinapalaki mo ang kapahingahan. Kaya napakarami nating mga kaguluhan sa buhay dahil sa kasalanan natin sa isa't isa. May mga bahay na halos ayaw mo na umuwi dahil parang impyerno. Dahil ang mga tao doon wala nang inatupag kundi gumawa ng kasalanan laban sa isa't isa. Uubusin mo ang ulam ni ganon, papagalitan mo si ganon, isusuot mo yung sapatos sa kapatid mo, igagamitin niya pala, galit na galit sa'yo, hindi ka ngayon makauwi-uwi, maya-maya, nagkakataksil ka sa sarili mong asawa, nagkakagulo kayo, kaya ang gulo ng bahay. Kasi ang lahat ng mga tao, ang uwi-uwi nila doon, kasalanan against each other. Paano mo gugustong uwiin ang isang bahay na punong-puno ng kasalanan? Paano mo gugustong maligo sa isang swimming pool na puro laso ng nakalagay? But we poison our homes. We poison our workplaces through insubordination, by stealing from the company, by exploiting the workers, and by needlessly torturing your co-workers with bad behavior. But why will you poison your own work environment? Kaya ang daming sakit ng tao, a clean heart is the best spa. Kahit magbabad ka at magtira sa spa, pag inuusig ka ng iyong budhi, ninangat-ngat ka ng iyong konsyensya, walang pahipahingang mangyayari sa'yo. Hindi rin natatakpan ng makapal na makeup yung nag-aalalang puso, nakikita sa mukha. Kaya ang unahin nating linisin, i-detox ang puso. Ang unahin nating i-exfoliate ang puso. Yun ang unahing tanggalan ng mga dumi. Sapagkat pag malinis ang kalooban, it will radiate throughout. Righteousness is the best therapy. Pag matuwid ka, gumagawa ka ng tama, kahit minsan parang nalalamangan ka, nagbibigay ka na lang, nagpapasensya, pero tahimik ang loob mo. Huwag kang maghahangad na makalamang pero inuusig ka ng budhi. Kasi yung budhi, kasama mo kahit sa kamagpunta. Bakit mo aawayin yung kasama mo lagi? Tulad ng mga iba, inaaway, asawa, kapatid, kapitbahay, yung kasama lagi ang aawayin, edi ang buhay mo magulo. E paano ka nakikipag-away ka sa budhi mo? When you quarrel and wage war against your own conscience, you will never have peace because your conscience will have to be with you wherever you go. Whether you like it or not, it is your conscience that will die and live with you. Wherever, whenever. A God-led life is the way to true relaxation. No amount of therapy could replace old-fashioned confession. A talk with a psychiatrist is good. A talk with a counselor is good. But do you know that it's only a cheap imitation of confession to God? The less you confess, the more you have to talk to a counselor. The more you have to talk to a therapist. Although nakakatulong yun at hindi ko minamasama yun, pero yung kakalimutan yung best therapy, makipagniig sa Diyos, magtapat, humingi ng tawad. Psalm 23, "You, Lord, are my shepherd.
I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. Anong sinabi ng spa? Ikaw, Lord, ang aking spa. Libre pa. No? You, Lord, cannot be replaced by massage or a vacation. Although hindi masama yung massage or vacation or spa. Pero kung yun lang ang ginagawa mo para takpan yung tunay na kulang, kahit mangisay ka ng kakaspa, hindi ka mapahinga. Kailangan makipag-ayos ka sa Diyos para tahimik ang iyong buhay. Psalm 32:5, So I confess my sins and told them all to you. I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took away my guilt. Confession to God earns forgiveness, takes away guilt, takes the burden off, detoxifies. Confession to people that we wrong does the same thing. Mahalaga nagtatapat ka rin. Pero ang pagtatapat, mga kapatid, careful. Kasi kuminsan, sa pagtatapat mo, gumaan ang loob mo, pero ang bumigat yung pinagtapatan mo. Kaya iha-handle mo yan mabuti. Biro mo, gusto mong gumaan ang loob mo dahil may anak ang lima sa labas, sasabihin mo bigla sa asawa mo, ay, gumaan nga loob mo, pero siya naman itong nanigas at namatay. Diba? So, break it gently. Be kind. Hindi yung ang bigat ng problema ko, sasabihin ko sa'yo, uuwi ka ngayon ang humahalak at tumatawa, pero yung pinagsabihan mo, eh, nagbaril sa sarili dahil hindi na kaya ang binigay mo. Kumisang kasi selfish din tayo. Sa kagusto natin gumaan ng loob natin, tatambak natin sa kapwa, sama natin ang loob. You are not always entitled to transfer your heaviness to other people. So you be sensitive, take their situation into consideration, their health, their emotional well-being at that time. Pero mahalaga nagtatapat. Kasi madalas, yung pagtatapat nyo, hindi lang kayo yung gumagaling, pati yung taong pinagtapatan nyo gumaling. Lalo't matagal na niya kayong listado, inaabangan lang pala magtapat kayo. Di ba? Nagmamaang-maangan lang pala at inaantay na kusa kayong umamin at humingi ng tawad, siya rin gagaling. Pero kung ang ipagtatapat ninyo, isang kasalanang matagal lang nangyari at hindi na naman nauulit na at hindi na mauulit pa, baka mabuting sarili ninyo na lang, kayo na lang mabigatan, kesa yung nananahimik yung asawa pa ang nabigatan, lalo't hindi na naman talaga nangyayari at hindi na danger yon. Eh, pasensya kayo, buhatin nyo yan, kayo may kang gagawan. No? Pero huwag nyo nang ipasa sa inyong mga mahal sa buhay para lang gumaan loob nyo. Pero kung matibay ang kanilang loob at kaya naman nila, titimplahin nyo ang ganyang mga bagay. Now, let's never forget to appreciate that God lives in people's hearts. Romans 8:9, You are no longer ruled by your desires, but by God's Spirit who lives in you. People who don't have the Spirit of Christ in them don't belong to Him. So, ang Espiritu ng Diyos nasa atin. 1 Corinthians 6:19, You surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. The Spirit is in you and is a gift from God. You are no longer your own. So, God's Spirit is the one with the believer's spirit. Ang Espiritu ng Diyos nakatira sa atin, kaisa ng ating Espiritu, kabuhol ng ating Espiritu. Kaya pagka ginalit mo yung Diyos, ginagalit mo rin na yung sarili. Inoffend mo ang Diyos, inooffend mo rin ang iyong sarili. Kasi magkabuhol ang Espiritu mo at ang Espiritu ng Diyos. So anong ibig sabihin yan? To offend God is to offend oneself. Meron kayong alam na mali, ayaw ng Diyos, ginawa nyo, na-offend ang God, pero na-offend din ang inyong budhi. Hindi lang ang God. Ephesians 4:30, Don't make God's Spirit sad. The Spirit makes you sure that someday you will be free from your sins. So the Spirit that lives in you becomes sad when you commit sin. And your Spirit, who is one with the Spirit of God, also becomes sad. So outwardly, masaya ka dahil may ginawa kang mali na sa palagay mo may benefit. Pero inwardly, malungkot ka rin. Yan ang sinasabi nating hati. Minsan, meron kang gustong pagsabihan ng masakit na salita dahil talagang dapat niyang marinig. Pinagbigyan mo ang kate ng iyong labi. Sinabi mo, sumaya ka. Pero ang totoo, sa loob ng puso mo, may lungkot ka rin. Dahil nakasakit ka rin ng iyong kapwa. Hati ka. At dahil hati ka, magkakasakit ka. Because you are not one. You are not balanced. The Spirit of God is in you. To be separated from God
is the person separated from self. Lumayo ka sa Diyos. Makikita mo, kapatid, lumalayo ka rin sa iyong sarili. Na pag nananalamin ka, gusto mong sabihin, ako ba talaga to? Parang hindi ako ito yung dati. Ha? Parang naiba na rin ako. Kasi pag lumayo ka sa Diyos, kaisa mo yung Diyos, lalayo ka rin doon sa image mo na maka-Diyos. Dalawa ngayon ang iyong mukha. Paano ka mabubuhay na dalawa ang mukha mo? Hindi ka naman imahin ng mga Buddhist at kung ano-ano. Isa ka lang, dapat isa lang ang mukha mo. Kaya may kasabihan tayo dyan, nawawala sa sarili. Di ba? Hati, hindi buo. When you offend God, you offend yourself. That's why you feel dirty. Sometimes you do something wrong, although you enjoyed, but you feel dirty. Kasi na-offend yung kabilang pagkatao mo, yung kakambal ng Diyos. But when you reunite with God, you also reunite with yourself. Dahil may bahagi ka na bahagi ng Diyos, at pag bumalik ka sa Diyos, bumabalik ka sa bahagi mo na kinalimutan mo, dahil ang pinakinggan mo, yung kabilang bahagi mo, yung madilim. That's why when you edify God, did you notice, you also edify yourself? Bakit pag pinapupurihan mo ang Diyos, kumakanta ka, sumasayaw ka, o nag-o-offering ka ng taus-puso, parang tumataas din ang spirito mo. Samantalang pinagpupuri mo, Diyos. Pinuri mo ang Diyos. Pinataas mo ang pangalan ng Diyos. Bakit martaas din ang feeling mo? Because when you edify God, you also edify yourself because you are one with God in spirit. That is why worship, prayer, righteousness, meditation, and other spiritual activities are uplifting for the worshiper. Magtataka ka, darating ka dito para ampun Diyos ang itaas at papurihan, pero paglabas mo, ikaw ang naglalakad sa alapaap, ikaw yung sumaya. Kasi pag pinasaya mo ang Diyos, dahil kakabal siya ng espiritu mo, sasaya ka rin. At pag pinalungkot mo siya, may bahagi ka rin nalulungkot. Ang lahat ng ginagawa mo sa Diyos, ginagawa mo lang sa iyong sarili. Dahil ikaw ang image ng Diyos. When you let God down, you let yourself down. So when you confess to God, you also confess to yourself. And when God forgives you, your conscience that is one with God also forgives you. That's why you find rest. You can never rest when your conscience and you are at war. Kaya dapat nabubuhay ang tao ng tahimik, payapa, banal. Tahimik siya. Unconfessed sin tortures. The cure is reconciliation with God. To be reconciled to God is to be reconciled to oneself. That's why to confess to God is also to confess to and admit to oneself one's mistakes. To confess to God is also to make right with oneself. The confession, the admission, and the forgiveness restores oneness within. Oneness with God and with self equals wholeness. Resolution of a conflict. Rest from being tired. It means relaxation. How to be peaceful, rested and relaxed? Confess. Repent. Make right with God. Better not to have anything to confess because you didn't do anything wrong. Why is confession important? Why does it give rest and peace? Because confession is submission, surrender to God. Non-confession is fighting with God. Paano ka matatahimik? E kinakalaban mo ang Diyos. Pero pag nag-confess ka na, sumuko ka na, tapos na ang giyera. Katulad ng lahat ng giyera, pag sumurrender na yung kabilang partido, tapos na ang giyera, may nanalo na. At hindi tayo lugi kung Diyos ang nananalo. Bakit? Dahil tayo rin yun, dahil kakambal nga ng spirito natin, ang spirito ng Diyos. Kailangan siyasatin natin ang mga sarili. At sa sandaling ito, nais ko nga muna ng bawat isa, meron ba kayong mga nervyos? Meron ba kayong mga kabagabagan? Meron ba kayong mga parang insecurities, mga depression? Meron ba kayong mga nagpapahirap sa inyong loob? Baka naman unconfessing lang yan. Kailangan siya sa atin natin ating sarili. Kumisa kasi kung religyoso ka, lagi ka may dalang Bible, akala mo okay ka na eh. At nabubulag tayo sa mga sarili nating kasalanan pag wala nang nakakapagsalita sa atin. Pag ikaw ang padre de familia, ikaw ang breadwinner, ikaw ang boss, wala na kung isang makapagtuwid sa'yo. Akala mo, lagi ka nang tama. Ikaw itong pinakamatanda, akala mo, lagi kang tama. Hindi laging ganun yun.
Kaya ang mga naliligaw madalas, yung mga pinakamatataas ng ranggo, mga pinaka-breadwinner, pinaka-boss, kasi wala nang makapagtuwid sa kanila. Mahalaga, nagpapakumbaba, sinisiyasat ang sarili. Kaya sa pagpapatuloy natin sa ating spiritual growth, it's good to pause and say, Lord, may unconfessed sin po ba ako? Saya sa atin niyo ako, baka dahil convinced akong okay ako, pero ba't hindi okay lahat sa paligid ko? Baka meron ako hindi nahuhukay na ugat ng kasalanan na nagbibigay ng mapakla at mapait na bunga sa aking pangaraw-araw na pamumuhay. O baka naman obvious naman na may kasalanan, ayaw pa rin aminin. So aminin na ngayon, ipagtapat para tayo makarelax. Kung relax na kayo, mas marerelax pa kayo kung hahanapin pa natin kung ano ang possible roots of other issues in our lives. Ama namin, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Kinikilala namin kami gawa sa lupa, bagamat may espiritu kayong nakatira sa amin. Yung pagiging lupa namin ang madalas nagiging dahilan, kaya kami naliligaw. Siyasatin niyo po ang aming puso. Sa aming mga kapatid na alam ang mga mali, turuan mo kami ngayon na magtapat, umamin, humingi ng tawad, at magpasyang baguhin, ituwid ang aming makalikuan. Lalo ang masasama naming ugali na nagpapalayo sa mga mahal namin sa buhay, turo mo sa amin, Lord, na huwag laging sila ang sisihin. Maaaring kami naman talaga ang dapat sisihin. Teach us to look at our lives from a fresh perspective. Hindi yung puro self-justification, kundi unawain namin na aming totoong pagkatao at kilalanin namin ang aming mga kababaan para maitaas at maituwid nyo kami. Ipakita nyo sa amin, Panginoon, ang dapat namin gawin. At sa aming mga kapatid, Lord, na namanhid na, hindi na nahahalata na may mali sila, turuan mo kami. Refresh us. Restrengthen our convictions and our conscience. So our conscience can be your voice that effectively, powerfully, and loudly speaks to us. At sa aming paghingi ng tawad, pagkilala sa mga hindi kinikilalang kasalanan, palakasin niyo po kami. Linisin, tanggalin niyo ang mga lason sa aming isip, puso, at buhay, at maging aming mga katawan, palakasin niyo para kami magkaroon ng pahinga. And being rested, we can do your work, we can serve people, and we can appreciate you more. Magbulay-bulay tayo na ilang saglit, mga kapatid. Ngayon ang chance, huwag niyo ipagpaliban. Kung meron ang dapat aminin sa Diyos, huwag na tayong mga tuwiran, ihingi ng tawad, magpasyang baguhin ang mga detalye ng ating buhay na dapat baguhin. At doon sa mga naniwala na nga tayong lagi tayong tama, mag-isip-isip muna kayo ngayon. Maaaring tama ang sinasabi sa inyo na inyong Kristo.